Napatay sa loob ng selda si Albuera Mayor Rolando Espinosa kaninang madaling araw. Kinumpirma ito ni Philippine National Police Regional Director Elmer Beltehar. Kasalukuyan nakakulong sa Baybay City Provincial Jail dahil sa patong-patong na kasong may kinalaman sa illegal na droga si Espinosa. Ayon kay Beltehar, nangyari ang insidente habang naghahain ng search warrant kay Espinosa ang ilang tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito'y para umano sa paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms. Nilinaw ni Beltehar na wala raw koordinasyon sa PNP Region 8 ang CIDG nang mangyari ang insidente. Bukod kay Espinosa, naghahain din ng warrant sa isang Raul Yap sa Baybay City Provincial Jail ang CIDG. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang iba pang detalye sa nangyari kay Espinosa. Si Rolando Espinosa ay ang ama ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa na naaresto naman sa Abu Dhabi noong isang buwan. Ibinunyag ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa kanyang sinumpaang salaysay ang nasa 30 kasabwat dimano ng kanyang anak na si Kerwin sa illegal drug trade. Kabilang daw sa listahan ang ilang pulis at mambabatas. Nasa protective custody na ng Albuera Police si Espinosa. Hiniling niyang mapasama siya at ang buo niyang pamilya sa ilalim ng Witness Protection Program. Live mula sa Ormoc City, may report si Jay Sabale. Jay? Kanina nga, Ma'am Jess, no, ay dapat papangalanan na ni Mayor Espinosa itong mga idinawit niya sa affidavit na kanyang isinumite, ngunit nagdalawang isip ito dahil natatakot daw siya, hindi lang para sa kanyang sarili, maging para sa kanyang mga anak. Dagang salamat. Mangiyak-ngiyak na humarap sa media si Albuera Mayor Rolando Espinosa. Papangalanan na raw sana niya ang mga taong binanggit niya sa kanyang affidavit na kasabwat ng anak na si Kerwin sa pagpapatakbo ng ilegal na droga. Pero kumambyo si Mayor, natatakot daw siya sa seguridad niya at ng pamilya niya. Ang buhay ko ngayon ay, kung baga, maliit na lang, nanganganib na ang buhay ko. May umigit kumulang 30 katao raw ang nabanggit sa affidavit Espinosa. May mga members sa PNP, Concord officials, so yung sa may members ng Kongreso. May members ng Kongreso. May senador ba? Parang may senador yata. Si Albuera Chief of Police Chief Inspector Jovi Espinido, nakita raw ang ledger ni Mayor Espinosa. Base sa ledger na ito raw, binuo ang affidavit. May senador nga, may senador isa nakita ko. Dati ng sekretary ng DOJ siguro yun. Ayun, nakita ko lang. Hindi raw alam ng alkalde kung nasaan na ang anak na si Kerwin. Inamin mismo ng alkalde na sangkot si Kerwin sa operasyon ng ilegal na droga sa Visayas. Kaya nanawagan ito sa anak. Ako po ay nananawagan sa aking anak na si Roland Kerwin Espinosa na sana po ay mag-surrender na siya dito. Maging ang apat kasamahan ng anak na di na rin makita sa ngayon, hinimok ni Espinosa na sumuko na. At ako din po ay nanawagan din sa mga kasama niya na si Max Mero, Galo Bubares, si Tony Pitt, Saldibar, at si Dinan Rondina, na surrender mo dire sa Albuera. Nasa protective custody ngayon ng Albuera Police si Mayor Espinosa matapos niyang magsumite ng affidavit. Inaasahang maghahain na ng reklamo ang Albuera Police sa mga taong binanggit sa affidavit. Hiling ni Espinosa, mailagay siya at ang buong pamilya sa ilalim ng Witness Protection Program. Bukas nga pagsumite ng formal complaint ay inaasahan nating makakuha rin tayo ng kopya ng affidavit nito ni Mayor Espinosa at malalaman na natin kung sino-sino nga itong mga idinawit dito sa sinasabing illegal na droga. Ma'am Jess? Mm-hmm. Jay, bukod sa affidavit ni Mayor Espinosa, sabi mo may ledger pa na kung saan nakalista din mano yung mga binabayaran nila o yung mga kasabwat nila sa illegal drug trade. Tama ba?
Tama yun, Ma'am Jess, no? Katunayan, meron dalawang notebook na sinasabing na-recover itong ating kapulisan. Isang kulay blue na notebook at isang kulay pink. Itong kulay blue umano ay pag-aari ni Kerwin at yung kulay pink naman, ito naman yung notebook na hinahawakan naman daw ni Mayor Espinosa. Ma'am Jess? Okay, may balita ba sila? May idea man lang ba sila kung nasaan itong si Kerwin? Yan ang paulit-ulit nating tinatanong sa kanyang ama kanina, no? Pero sinasabi niya nga sa atin, hindi niya alam kung nasaan ito at wala na rin daw siyang contact dito. Ma'am Jess? Okay. Gusto nilang sumailalim sa Witness Protection Program. Pero ang alam ko may mga kondisyon yan na Jay, depende sa kung ano yung extent ng pagkakasangkot nila dito sa charges etc. Do they fit kaya itong conditions na to given na medyo mabigat itong inaamin mismo ni Mayor Espinosa na pagkakasangkot ng kanyang anak? Tama ka, Ma'am Jess, no? Maraming ang sinasabing provisions para ikaw ay masama sa Witness Protection Program, pero umaasa pa rin ito na sa pagsisiwalat niya nga dito sa mga kilala niyang protector na hindi naman daw ordinaryo mga tao, ay mapagbibigyan siya ng presidente at umaapila nga daw siya kaya President Digong na baka sakaling pagbigyan siya nito. Ma'am Jess. Okay, ano bang circumstances ngayon itong si Mayor Espinosa? Voluntarily sumurender siya, di ba? Or nagpa under the custody siya ng PNP kasi may panibagong banta raw sa kanyang buhay? Tama yun, Ma'am Jess, no? Voluntaryo siyang sumurender at ngayon ay nag-oopisina siya dito sa may Albuera PNP headquarters mismo. Dahil sabi niya nga, nangangamba siya para sa kanyang buhay, Ma'am Jess. At ano ang circumstances naman today, no, na nag-compel sa kanya para maglabas ng affidavit? Ayon sa kanya, mabigat na daw sa kanyang pakiramdam o sa kanyang saloobin yung dala-dala niya. Lalo't kiniklaim niya nga na siya daw ay nadamay lamang ng kanyang anak na siyang nagpapatakbo daw nga ng illegal na droga. Nandito na rin yung pangamba sa kanyang buhay maging dun sa kanyang ibang anak. Kaya sabi niya nga, kung ganito na rin lang ang mangyayari sa kanya, mas maigi pang ilahad niya na ang katotohanan. Ma'am Jess. Tinanggi ni Senadora Laila De Lima na personal niyang kakilala si na Albuera Mayor Ronald Espinosa at anak niyang si Kerwin. Bunsod po ito ng paglabas ng isang litrato na ito na ibinigay ng isang source sa GMA News kung saan makikita ang kasama si De Lima at ang umunoy si Kerwin Espinosa. Ayon kay De Lima, malamang ay chance photo lang ito na kuha noong panahon ng kampanya. Hindi na raw niya matandaan ng kinunan ang litrato nito. Ayon naman sa Chief of Police ng Albuera na si Chief Superintendent Jovi Espinido, kalakip sa affidavit ni Mayor Espinosa ang naturang litrato ni De Lima. Duda si De Lima sa motibo ng paglalabas ng larawang yan. Hindi ko maalala yan. Siyempre, election siguro to. I'm trying to remember itong baro ko, kailan ito. Sino ito, asawa? That's my staff. It's one of those. I don't remember this. Honestly, I don't know Espinosa. Even the father. Yeah, even the father. It's just one of those, pero siguro. This might possibly Staff ko yan. Umiikot lang siguro kami at lumapit yan.